Oh, di ba ang ganda dito, guys, oh. Meron silang SAP building dito. Media City. Ah, Internet City, yes. Ayan, oh, may SAP, eh. Ayan na ang tram. Palm Jumeirah Station 09. RTA. Yan yata yung naghahawak ng transportation. Ah, ayan. Route and Transport Authority nga. Kaya pala lagi ko nakikita yung RTA. Hey, we're gonna ride the tram in Dubai! Kahit na simpleng activity lang, pero guys, na-excite ako. Kasi syempre, this is a new experience. Noll card lang daw pala ang gagamitin natin dito, guys. Let's tap our noll card here. Ayan, meron pa tayong 69.5. Ah, ito na pala yung loob niya. Okay. Yan na, riding the tram! In Dubai! Ah, may golden! So may golden pala dito sa tram, guys, parang sa metro. Na pang VIP. Let's go! Baba na tayo ng tram! Yes! Dubai Marina Station. Na so magta-tap lang din, guys, kapag kalabas ng tram. Oh, tignan nyo, guys, paglabas natin ng tram, connected na siya sa metro. Everything is connected. Sabi nga sa anong Netflix series 'yon? Yung eroplano, Flight 828. Nakalimutan ko yung title niya. Pero yeah, ayan. Punta tayo ng metro as we're gonna go to Dubai Expo. Okay, let's enter the metro. Hello, hello! Hi! Suroy-suroy pa rin. What's up, bro? Yes. We are here in the house. Hi! Thank you! Ayan, guys, nandito tayo sa 36 Soba Realty. Pupunta tayo ng Expo 2020 76. Layo pala, no? Oh, medyo malayo. Pero ilang minutes yan? Mga 20 minutes. Okay, let's go to Dubai Expo. Ay, to Expo 2020. Ang naririnig ko lang yung Expo, Ashwin. Sabi ko, ano Ashwin? 2020 siguro to. Kasi yun lang naman yung nasa metro nila. Meron palang The Gardens dito. Opo, pagdadaanan. The Gardens, Discovery Gardens. Ano yung residential ko? Ah, okay. Walang station. Second, ano yung station to follow? Meron. Ayun na yun. Gusto ko ito na yun. Ito, o. Wala pa. Expo, Ashwin. Expo Ashwin. المحطة القادمة هي مركز دبي للسلع المتعددة. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى كعب دبي. يرجى من الركاب المستلمين تفضل داستنين Expo 2020 وهي محطة انتقالية بين الخط الأحمر ومسار 2020 لمترو دبي. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Jebel Ali. This is interchange station between Dubai Metro Red Line and Route 2020. Guys, nandito na tayo sa Expo Station. Tignan nyo naman, parang airport dito. Tapos ang konti ng tao, no? And alam nyo ba, fun fact guys, ginawa pala tong station na to dahil sa Expo 2020. Going down. Remember last year, nagkaroon ng Expo 2020, di ba? Pero 2020, ah, 2 years ago na pala yun. 2021 siya. 2021 siya ginawa to 2022. So, 6 months pala siya. So, yun yung pupuntahan natin ngayon, guys, yung Expo 2020 na area. Parang airport dito, grabe. Tingnan nyo, guys, oh, grabe talaga ang Dubai. Imagine ginawa nila to para doon sa Expo 2020. Picture mo ako mag-out. Ano na rin si Papa sabi, picture mo ako mag-out. Ay, picture ba o vlog? Later na lang.
7:50 pa masahin natin. Ang ganda dito, very airport. Guys, ang ganda ng Dubai Expo. Ayan o, Dubai Exhibition Center. Entrance pa lang, di ba? Ang grand na. Iba talaga ang Dubai, guys. Always exceeding the limits. Ganda, no? Pasok na tayo dito. Ang ganda. Guys, may Rove din dito, oh, yung hotel natin. Oh, wow. Oh, si Rove lang daw ang may hotel dito. Walang iba. Bongga ng hotel natin pala. So, around 15,000 pesos per night nung time nung expo. Guys, ito yung ano area o yung map. Andito tayo. Ito pa lang yung dome. Ayan pa, oh, sobrang laki niya. Yan pala ang Expo 2020. Hala, ito pala ang mga flags, guys, ng 192 countries nakasama dito sa Expo. May canyon sila dito, guys. Pinapaputok to kapag i-break na yung fast, no? Oo. Pag iftar na. Grabe, talagang ginagamit nila to, no? Amazing. Ngayon lang ako nakakita ng gumaganang canyon. Ayan, Expo City. Ang amazing nitong dome na to, guys, oh. It's called Al-Wasl. Te, anong tawag, te? Al-Wasl. Nagsishare na, hindi pa sure, no? It's called Al-Wasl Dome. Ayan. Guys, ang ganda dito. Wow, amazing. Oh my God. Ang galing nung gumawa nito. I'm having goosebumps right now. Kinikilabutan ako sa ganda, grabe. Pang ganda. Guys, ang ganda. Nakakaiyak siya, ang ganda niya. Ayan na, ang swerte naman natin, guys. May nabutan tayong Ramadan show. At 7:30. Okay lang, ang ganda oh. Open your hearts. Tonight's the night. We dream as one to see you soon. Our beautiful, hopeful Ramadan moon. There is a man who has come from afar to share a tale that is told in the stars. From Cairo to Damascus, you have heard his sound. He has seen the world and traveled around, but this tale is special. So children, please listen. Of the night that the light of our moon went missing. How you may wonder, could the moon lose its light? Well, I got carried away just now. It's my first Ramadan, and I'm really, really nervous. Not sure I'll be able to do the fast. Singam, of course you'll do the fast. Not eating or drinking from sun up to sun down? That sounds really hard. Come on, Rashid. Ramadan is about so much more than just thinking about food. Me like all the games and presents we get on Eid? What was that? Could it be? It's got to be the moon! Where the balance of faith are pure and strong, and we can learn the true spirit of Ramadan. We saw today is about Ramadan, guys. Sliver of... Oh, guys, oh, yung UAE pavilion, ang laki, oh. Tapos yung wings daw na yan, bumubuka daw yan. Galing, no? Oh, pumunta tayo dito sa may parang, ano man tawag dito? Basta may mga kainan, upuan, ganyan. Alam nyo, guys, napakalinis dito. As in, na-maintain talaga nila yung kalinisan, oh.
Kaya alam mo yung park siya, tapos ang sarap kumain ng family, ang sarap tumambay kasi super linis. Nandito na tayo ngayon sa Surreal, guys, number 3. Waterfalls siya talaga. Pero kinlow siya ngayon dahil may iftar daw. So yung iftar is, again, yung pagbe-break ng fast ng mga kapatid nating Muslims. Yung iftar ba, ate, ano, buffet siya, ganon? Hindi naman, not necessarily buffet. Ah, not necessarily. Basta yun yung tawag ng pagbe-break ng fast. Oo, tas order lang sila ng food, ganon. Ayan pala ang ano, meron pa rin palang tumutulong tubig. Ah, okay. Kaya parang sabi ko, yung nalilinig ko. Tubig nga, waterfalls nga siya. Ang galing. Ilagyan na nga nila ng ilaw. Tapos hindi yung iftar. Ito, nilakad natin tong sa right side, guys. And meron mga booth dito. Pinoy ron, alas dos pa raw sila magsasama. Hanggang alas dos pa. Titingin lang tayo ng isa sa mga sample ng pavilion nila. Laki, laki ng area na to, guys. Yung Global Village, baby lang nitong Expo City. Guys, so ito yung sample ng isa sa mga pavilions dito. Ang Trasha Pavilion, kita nyo naman, napakaganda. Labas pa lang, oh, kaakit-akit na. Umiilaw daw yun sa umaga, sabi ni Ate Ems. And yung usual na laman niya is yung mga products from Russia. O, oh, diba guys, imagine ninyo, isa pa lang yan. Russia pa lang. And merong 192 countries na participants ng Dubai Expo. So, marami pa tayong makikitang ganyan kung ililibuti natin siya ng buo. Pero since tapos na ang Dubai Expo, yan, for info, at least diba, nalaman natin na ganito pala yung nangyari sa Dubai Expo last 2021. Ayan guys, so pabalik na ulit tayo doon sa exit. Sumilip lang talaga tayo dito sa Dubai Expo and grabe, yung silip lang na yun, na-amaze ako guys, lalo yung Al-Wazal Plaza. Super duper amazing! So sige, labas na muna tayo guys. Ano masasabi mo pa sa ano? Sa Expo City? Maganda, maganda, maganda. Pumasok tayo dito sa Rove Hotel, dito sa Expo. And ito ang pinuntahan natin, si Opti. Sabi niya, please don't touch me, nagcha-charge siya. Anong ginagawa niya? Nagsasalita siya sa Rove around City. Ah, nagsasalita daw siya guys. Hello! Oo. Nag-charge siya tayo, 17%. Oo. Tignan niyo yung mga CR dito sa Dubai, guys. Ang lilinis. Tapos napansin ko, laging may bidet. Di ba, bongga? Yan si Papang. We'll depart from platform 1. Yes. Hi to the vlog. Your attention, please. Tumutunog talaga siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Yan na yung sasakyan nating train. Nantay tayo, no? Thank you, train, for waiting for us. Yan, guys. Ang duwag. Wala pa sa kay. Sa wakas, guys, after an hour. Nakarating na tayo, guys, dito sa City Center DRS Station. Si Ate Ems, buwaba na siya dun sa Alriga. One station away lang naman siya from here. 9:25 na lang gabi ngayon. Gabi, isang oras yung biyahe pabalik from Expo. Medyo malayo nga lang siya, pero komportable naman sa train. Hanap tayo ng makakainan. Plano namin mag-bread na lang, ganyan. Hindi na tayo mag-rice kasi nag-rice naman na tayo kanina. And gabi na rin naman, so baka mag-shawarma na lang tayo. Meron tayong nadadaan ng shawarma dito, di ba? Ito guys, so yung lagi natin nakikita, shawarma and tea and juice. So mag-takeout na lang tayo, tapos sa hotel natin kainin. Ayan, dito tayo kakain guys. Ay, mag-takeout lang pala tayo. So ito yung order natin. Order tayo ng drinks. Arabian Night, 17 dirhams. Kay Papa Oreo Milkshake, 16 dirhams. Tapos, order kami ng dalawang shawarma lang. Para hindi na tayo magra-rice dahil gabi na rin. Chicken shawarma, 6 dirhams each. Ayan siya, Emerald Restaurant pala siya guys. Pero tayo, take away na tayo para sa hotel na tayo kakain. Okay, nakuha na natin yung take out natin. Pakita na lang natin mamaya pag akit natin sa hotel. Ito na yung hotel natin. Rove City Center. Surprisingly, meron din palang Rove sa Expo. Ano pa, ang ganda. Ibig sabihin itong Rove na chain of hotels, marami pala to dito sa Dubai. Kalat-kalat siya sa iba't ibang part ng Dubai. Meron nga sa ano. Ha? Meron na malapit sa Burj Khalifa. Na Rove?
Ay, oo. Malapit sa dagat. Rove Downtown ang pangalan. Yun yung malapit sa beach. Oo, mas mahal nga lang, guys. Siyempre, as budgetarian travelers, dito tayo sa Rove. Pero okay naman, di ba? Ang ganda ng room natin. Daming Pinoy rito. Oo, daming Pinoy. Mga Pilipino. And lapit sa Metro Station Red Line. Malapit sa airport. Malapit sa Dera City Center. City Center, Dera. Tingnan nyo, ang price ko pa rin, no, pa. Lamig. Hindi kami talagang wala, pinawisan wala ng todo. Wala kami nakatikim na pawis dito. Wala, talaga. Hindi kami nakatikim nung tatagaktak yung pawis ng katawan mo. Walang ganun. Malayo ng lakas lang. Oo. So, napaka-pleasant nung weather. Sige, pakita natin yung lobby. Ayan siya. Ang ganda, guys. As ang bango. No, pa, ang bango. Yung Arabic na aroma siya, pero mabango. And we are back sa ating hotel room. It's currently 9:50 na ng gabi dito sa Dubai. Alas 2 na ng umaga dyan sa Philippine time. Pero naka-adjust naman yung katawan natin, guys. Kaya okay na okay na. So, pakita ko sa inyo yung na-takeout natin. Yung takeout natin, sosyal. By the way, 45 dirhams pala to. Dalawang shawarma. Ito yung shawarma natin, oh. Emerald since 1977. Restaurant group pala siya. Tapos, meron tayong drinks. Ang sosyal ng lagayan. Ito ko'y Papa Oreo milkshake. And then, sa akin ay Arabian Nights na milkshake. Ang sarap ng sauce. Authentic na authentic. Although, chicken siya. Para mas gusto ko siya ng beef. Ngayon, tayo natin itong Arabian Nights. Galing yung lagayan ng juice. Kaya nga eh. Ang sarap ng Arabian Nights. Sa akin. Para siyang may mango, strawberry, peach. Tapos ginawang shake. Sarap. Okay, di ba ang sarap ng dinner natin, guys? Buti na lang. Ito na lang naisip namin maging dinner. Yung shawarma nila, guys, hindi puro sibuyas. Alam mo yun, parang sa atin kasi nasanay ako na shawarma. More on masos, masibuyas, sa konti lang yung meat. Pero dito, guys, saganang-sagana sa meat. Ang sarap ng sauce. Tapos parang meron pa siyang potato. Parang manilalasan akong potato. Yan si Papang. Change outfit na. Ready to sleep. Tignan niyo yung room natin, guys. So, nilinis na naman nila. Everyday cleaning talaga sila dito. Nice, di ba? Ayan si Papang. Sarap. Tingnan mo. Sarap? Ayoko. Oreo. Oreo milkshake. Oh, ito ang view natin, guys. Ang view natin ay Toyota. But yeah, dito ang sa part na to is the Dera City Center. Andyan yung metro station. Ayan lang. Tapos, ayan yung day-to-day. Mura daw mamili dyan ng mga pasalubong, chocolates, ref magnets, lahat nandyan daw. So, bibili tayo dyan. So, yun ang ating view. Ganda, no? I-end ko na itong vlog na to, guys. Nag-enjoy talaga kami sa araw na ito. Nag-enjoy pa kayo? Yeah, we really had fun. Lahat ng mga binisit nating places, ang gaganda talaga. Lalo yung The View at the Palm. Tapos yung Dubai Expo. It's on another level. Ang ganda-ganda talaga niya. Although, konti lang yung time natin to explore. Pero, yeah, happy naman kami doon sa mga narating natin doon. So, before I end this vlog, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankish on Facebook. At JM Bankisho on Instagram and at JM.Bankisho on TikTok. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Dubai vlog. Bye! Good night!